Nako, itong mamaya pa, kapamamaya-maya mo, hindi isahan mo na ako. Nako, ligas ka dyan, no? Uy, parating ko mo itong palaban, ma. Hindi mo yung shoot mo yung uso. Bang siguro na. Kayong dalaw, masyado kayong excited. Raid ba yung pinuntahan nyo dito o yung pelikulang palabas? Ha? Nasaan na ba si Jack? Nasaan yung mga polis? Mga alas 5 pa daw darating eh. Oh, wala pong kahit bukla. Baka malate pa yung mga yun. Eh, ano naman gagawin natin dito, di ba? Kaya mag-shopping na lang tayo. Shopping? Huwag na tayo mag-shopping. Pumunta na lang tayo sa loob. Tignan natin kung ano yung tsura ng loob. Tara, 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 tika. Uy, ay! Jerry, may ano ba? Ito talaga? Kung mami ako, ano pa sakit pang wala sa loob niyan? Ay, nako. Anong service na pinasasabi nito? Halika na. Mukhang manyakis itong janitor na to. Halika na. Jeremy! Tara na, tara na! Jeremy, sandali! Ganito siya niyan, no? First time ko dito. Baka mawili ka. Teka, umalis na tayo dito. Kinikinabutan na ako eh. As in, tumitindig talaga lahat ng balahibo ko. Saka ba't ganun? Parang ang init. May pakiramdam mo? Tandahin ng ano? Tandahin ng... Ng ano? Pero na, hindi ka na lang. Alam mo. Jeremy. Sa screen. Ang babaeng pinapatay. Ano? Oh! Alam nyo! Hey, dito! Si Jack! Si Ate Jack! Punta natin! At baka dyan! Ricky, palabasin muna natin yung tao. Ay, naku. Alam mo ba, Ate Rona, meron pang isang mama doon na tumatakas sa pulis. Tsutsansingan pa ako. Siniko ko nga. Wala ka bang naamoy? Parang ang baho. Kanina ko pa naamoy yun eh. Hindi ko nga alam kung nahihilo ba ako dahil sa amoy doon o ewan ko ba. Baho? Hindi, doon sa sinihan. Malansay yung amoy eh. Pero iba yung naamoy ko ngayon eh. Parang patay na daga. Eh, dyan nga nanggagaling ang amoy. Ricky, yan yung pinto. Oo nga, fire exit nga yan. O tapos, hagdan lang naman nasa likod niyan eh. Hindi, may kwarto pa sa loob niyan. Anong klaseng fire exit yun? At saka paano mo alam? Ricky, kailangan kong makita yung nasa loob ng kwarto niyan. Bakit? Hindi ko mag-get kung bakit. What I mean? Mamaya ko nang sabihin, halika na, halika na. Sa Mabuhay Theater ay hindi maisa sa katuparan kung hindi nagsuplong sa otoridad ang mismo projectionist ng naturang sinihan. Kasama po natin ngayon si Mang Henry, ang sinasabi po namin projectionist. Mang Henry, ano mo ba ang nagtulak sa inyo at napag-isipan yung wakasan na ang mga kalaswaang ipinalalabas dito sa sinihang ito? Hindi lamang ho yung pelikulang ipinalalabas. Pati ho yung pagbebenta ng laman sa loob ng sinihan na yan.
Uy, diring-diri na sa mga nakikita ko sa loob ng sinihan na yan eh. Magmula ho nung magpalit ng management, nagkaganyan na ho yan. Yun ho'n dati naming amo. Naku, malinis ho yun. Hindi ho noon papayagan na mababoy ang mabuhay, Cheter. Maraming salamat ho, Mang Henry. Sa ngayon po ay marami na pong mga taong nag-usyoso, umiinit po ang paligid, at unti-unti na pong lumalabas ang mga taong tila ay nanood mula sa Mabuhay Theater. Atin pong kapanayamin sila. Shhh! Ay! Huwag nga kayo magulo dyan! Ayusin nga ito mabuti lahat ha! May pagganan eh! I-control yan ha! Control! Yes, sir! Shadow! Mang Henry, sa tingin ko eh, mukhang kompleto na itong mga impormasyon binigay niyo sa akin. Pero kung sakaling walang, pwede ko ba kayong tawagan ulit? Wala akong problema. Nandito lang po ako araw-araw. Okay. May passes ba kayo dyan? Ang ibig sabihin ko, may passes kayo dyan, ba dapat isurrender nyo sa amin? Wala na ho. Wala? Wala. Sige. Sige po. Ano to? Sige. Ayusin nyo yan, ha? Tumakas yan. Tingin ko, umalis na yung dalawang yun eh. Nag-taxi siguro, papuntang mall. Ano? Ba't hindi po nila ako inintay? Tsaka ba't hindi man lang magpapaalam sa atin? Nagkagulo na nga, no? Paano magpapaalam yun? Sus. Paano ngayon ako pupunta ng presinto? Uncle Jack, sama muna ka kay Jeremy. Bakit? Sana naman kayo pupunta? May tickets ako ng MBA, Jack. Sama ko lang. Hindi. Hindi pwede. Ay, ikabit yung mabuti yan. Jack naman, oh. Hindi ako papaya kung hindi ako kasama. Ba? Eh, papaya. Dadalawa lang tickets ko. Dalawa lang, eh. Wala pa nga yata. Sige. Ito, tatandaan ninyo, ha. Pag ako magkaroon din ng MBA tickets, hindi ko kayo isasama. Si Benji at si Nico ang isasama ko. Sige na. Sorry, Uncle Jack. Nagbibiro lang ako. Kayo naman, sige, mag-enjoy na kayo doon. Tara na, bamalit pa tayo. Sandali, sila Ate Rona. Umalis na nga yun eh. Hindi, pwede, sandali lang. Mauno na ako sa presinto, ha? Ay, nabahala dyan. Taxi! Shhh! Taxi! Sige na, labas na tayo. Ano yun? Ano? Parang may... Parang may upang. Tulungan muna natin siya. Ate, huwag na. Please. Ate, huwag na. Tulungan na. Please. Ate, huwag na.
Dr. Juan, ha? Si Ricky nasa bahay na nila. Wala pa rin. Alas 9 na, ba't hindi pa rin tumatawag? Pinage na ba? Eh, kaya naman pala hindi po. Sabi, ganito na lang, Ate Dalen. Hagilapin mo si Jack at sabihin mo magkita kami sa sinehanan ni Raid nila kanina. Oo. Ha? Basta huwag ka na magtanong. Gawin mo na lang yung pinapagawa ko sa'yo, okay? O, sige na, bay. Jeremy, mukhang pinaninindigan mo yata talaga yung kutob mo na naiwan si Miss Rona at saka si Ricky sa loob ng sinehan, ha? Oo naman. Bakit ano masama? Hindi naman tanga yung dalawang yun, eh. Marco, alam mo kanina nung tayo sinehan, may sinabi sa akin si Ate Rona, eh. Oh, parang, iba daw yung nakikita niya doon sa screen, eh. Parang iba yung napapanood niya, eh. Pero hindi ko nagaanap pinansin kasi hindi ko naman maintindihan kung ano ibig niya sabihin. So yun, nagkagulo na. Oh, tapos? Ano yung sabihin? Tapos ang ibig ko sabihin, may mali doon sa sinehan na yun. Alam mo naman si Ate Rona kung saan may mali, doon madalas na papasubo, eh. Tama, mali. Tama. O ganun, puntahan na natin yung sinehan. Thank you.
tayo pwede pumasok. Subukan natin sa gilid. Fire exit. Tara, tara, tara! Isang immoral na gamit. Sabi nga ng MPRCB, ang lahat ng immoral ay dapat ipagbawal. O tapos ano mo bang palabas sa gagawin mo? Wala, napatay mo lang siya! Tapos magkakulong ka ano? Tuloy pa rin yung ka-immoral ang sinasabi mo! Bakit naman ako magpapahuli? Siyempre hindi! Dahil marami pang katulad niya ang papatayin ko! Saan natin sila hanapin dito? Ang laki-laki nito. Ate Rona! Shhh! Ano ka pa? Ano masama kung tawagin natin? Hinahanap nga natin eh. Ate Rona! Ate Rona! O, isa pa. Si Ricky naman. Ricky! Ricky! Thank you.
dito sa mabuhay, Cheddar. Hindi umuuwing malulungkot ang mga taong nanonood ng Last Pool Show. Lalo na ngayon, may bonus attraction pa. Ang ibig ko sabihin? Ikaw, bonus attraction ka! Para naman bumalik ulit ang mga taong nanonood dito sa mabuhay, Cheddar. Wala na mabuhay, Cheddar! Sarado na ako kayo! Pwede kumising ka na! Pwede tingin lang ang kapaliwan mo! Hello? Yes, yes, 761254. Message coming from Marco. Marco, hindi Charo! Yes, messages. Uncle Jack, pumunta ka na dito sa Mabuhay Theater. Theater, hindi Cheddar! Yes, theater. Emergency. Miss, di bali na lang. Sa tagal ng pagkonta ko sa inyo, nandito na yung pinipage ko. Uncle Jack, bilisan nyo! Mukhang may killer sa loob ng sinihan eh. Mad killer yata. O tapos, ano ngayon kung may mad killer? Nandun nga si Miss Rona at si Jeremy. Ano? Sus mo po ang talaga ko kay Ate Rona, oy. Daw magnet na sa mga killer-killer na yan. Nandun din yata sa loob si Ricky eh. Pati si Ricky. Sus, patay na naman ako kay Ate kay Ingrid. Ay! Lumabas kayo dyan! Hindi. Ba't pa natin sila hintay lumabas? Punta natin. Sige, tara na. Tara. Ano? Kijak, mamaya na yan. Bakit mo ako binibitin pa? Ano mo ito sinasabi mo dito? Nandito na ako eh. Atara na! Kami ng killer. Killer? Teka. Paano naman magkakaroon ng killer dito? Malay ko. Basta nakasuot siya ng parang itim na robe. Tapos may maskara na nakaguhit ng malungkot na mukha. Malungkot? Oo. May kawawa naman siya, no? Ano ka ba? Killer ang pinag-uusapan, naawa ka. Pero ba't siya malungkot? Isa ka pa eh. Baka mamaya, hindi mo alam. Dito na yan sa malikod natin eh. Taka. Sige, ako aakit ako sa taas. Kayong dalawa, ay, pumunta kayo doon, hanapin nyo sila.
Sige na. Sama na ako, sama na. Kaya lang mag-iingat kayo, baka nandiyan nga yung killer. Jack. Uy! Jack, sama na ako sa iyo. Sama na ako sa iyo. Sige. Ako na ang aakyat sa taas, ako na maghahanap sa kanila. Dito lang kayo. Kahit anong mangyari, huwag kayong aalis dito. Oh, dito lang kayo, ha? Dito lang kayo. Jack, sa... Oo, bitawan mo nga ako. Tignan nga, baka mamaya makita mo nandito na sila. Okay? Nasaan yung killer na yon, ha? Pwedeng nandun, pwedeng nandito, who knows? Alam mo, mas okay dito eh. Mas safe na tayo dito! Marco! Uy! Dali, tuluan niyo ako! Huwag niyo siyang sasaktan! Pinalapit! Papatay ka! Please, pwede bang... Mag-usapan na lang natin to. Ano ko ba? Palito! Dito sa tansyan. Hoy! Pitawan mo siya! Jack! Sino? Si Mang Henry to, ah! Yung projectionist! Isang linggo na ang nakakalipas matapos ang madugong last full show dito sa Mabuhay Theater. Subalit, gumigiling pa rin ang misteryo sa kasong ito. Si Genardo Buenconsejo o Mang Henry, ang theater projectionist na nagsuplong sa pulisya ukol sa pagpapalabas ng mga pelikulang bomba dito sa Mabuhay Theater, ay inilibing kamakalawa subalit wala ni isang kapamilya ang dumating. Si Mang Henry, ang mukha sa likod ng maskarang malungkot. Si Mang Henry ang tinaguri ang The Last Full Show Murderer. Ito ang loob ng Mabuhay Theater na ayon sa investigasyon ay dati palang pag-aari ni Genardo Buenconsejo. Nabili ko nga sa kanya ito, Mabuhay Theater, kasi siya sabi siya nahihirap na. Pagkatapos, after 3 years, siya gawa balik. Sabi sa akin, isa-isa na siya, wala na siya pamilya. Tapos, pakiusap kung pwede siya trabaho rito. Siyempre, ako naman awa. Napagtuklasan sa loob pala ng 3 taong pagitan, ay nalulun sa masamang bisyo si Mang Henry na nauwi sa pagkasira ng kanyang isip. At hindi siya iniwan ng kanyang pamilya, kundi isa-isa niya itong pinatay. At ang bangkay na natagpuan sa projection room na Mabuhay Theater ay ang bangkay ng kanyang asawa. Marami na ang naliwanagan ukol sa nakaraan ni Mang Henry. Subalit ang katanungang, siya ba'y nag-iisa o siya ba'y may kasama, ay hindi pa nabibigyan ng kasagutan. Si Mang Henry din ba ang nasa likod ng maskarang nakatawa? O
ito ba'y kanyang kasabwat? Minsan sinabi ng maskarang nakatawa, ang mamamatay tao ay maraming mukha. Ano kaya ang tunay na kahulugan ng mga salitang binitawan ng maskarang nakatawa? Malamang sa mga katagang ito nakasalalay ang kasagutan sa misteryo. Ito po si Rona Del Fiero para sa Mystery Fights. Thank you.